ikot eh doon. Madali lang ba? May malayo, ikot pa doon sa kuwan. Tamuros. Malayo. Ano sinabi mo, Tay? Yung sa ano? Alin? Yung doon sa... yung tatay niya, yung tatay ni Nuno'y traitor. Mga kasama niya, pinabumba niya. Tama nung binumba yan doon eh, wala siya. Papatay lang kanyang mga kasamahan. May bintang lang kay Marcos yung mga kasalanan niya eh. Gago yung tatay niya. Ganun po ba? Ay, hindi mo alam yun? Eh, nagsalita na nga po si ano eh, si Victor. Walang Clark. Nagsasalita. Kita mo, nagpresidente na ang asawa, nagpresidente anak. Oh, nalaman ba nila kung sino pumatay ng tatay niya? Oh, sila-sila kamag-anak. Ayaw nila yung bulgar. Sira ulo sila. Ganun po. Maganda po ba buhay ni Marcos noon? Nah, mas maganda kayo ngayon. Eh, minsan nga may kahit. Sinira nila si Marcos, kaysa ganun daw. Sabi ko, nung panahon ni Marcos, walang nagagahasa, walang naririp. Kasi sa kalsada, may binabantayan ng mga metrocom, yung mga taong bayan. Oh, ngayon, maglakad ka hating gabi, pag hindi ka nagahasa, iwan ko lang sa'yo. Ganun po. Oh, eh si Marcos, andami. Si Imelda, kung gusto mong jeep, bigyan kang pasang Mazda. Kung gusto mong taxi, hulug-hulugan mo, bigyan kang Tarabas. Kung gusto mong magtanim, yung masagana 99. Oh, ikaw asawa, wala kang ginasabahay, mag-alala ka baboy, sige pa lang, hati tayo. Ganun po ba dati? Ang daming practice ni Imelda dati. Sinira lang ng mga siraulo na yan. Kasi hindi na lang yan, yung mga hindi nakaabot kay Marcos, yung inaano nila, yung sinira talang husto kay si Marcos, mayaman, ganun. Sabi ko si Marcos naman eh, mano sa tao, binabalik din sa tao yung ano, wala namang ano, ginagastos para sa tao. Mas maganda yung buhay noon. Mas maganda noon kay ngayon. Daming trabaho, murang bilihin. Balik, ako, kita mo ako, grade 4, di pa nga ako nakatapos. Ang dami kong napasok ng trabaho ngayon. Tingnan mo nga kung makapasok pa akong trabaho, bukod sa matanda na ako. Dati wala yatang age ano no limit sa pag wala walang age walang minor di edad na mga kung kaya mo magtrabaho sa edad wala so, matanda edad ako nag-umpisa akong trabaho 14 lang ako 15 pesos isang buwan sa gasolinahan eh natuto ako mag-drive o yung 15 pesos na yan eh ang laking halaga na yan so masasabi nyo mas maganda yung panahon noon mas maganda talaga. Eh bakit sabi nila, pahirap daw sa eh, mga... Eh ako, nagpapadala siya yung kay sa presidente nilang kalbo eh. Napahirapan na po ba kayo nung time nung ano? Marcos? Oo. Hindi ah, ang sarap nga eh, maglakad ka, walang gagalaw sa iyo. Kasi sumusunod naman kasi ako sa batas. Eh kung anong batas, sumunod. Ah, yung mga nagagalit ayaw pahaba ko. Ng buhok, iba pinagbabawal. Sige, pahaba. Eh ako, nasunod ako. Maganda ang panahon noon. Basta sumunod ka lang kung kumontra. Okay naman na, wala namang nangaapi nung araw ah. Eh kasi po may mga nagsasabi na naparusahan sila kasi nahuli ay, sa... Ay siyempre! Nahuli sa curfew. Lumalaban, hindi sila sumusunod eh. Labagin nila ang batas eh. Eh ngayon nga eh. Ngayon ko nga, pag sana sinabi ni Duterte, no parking, may nakaparking, sila ban yung ano. Pag nagreklamong may-ari, oh, kita mo no parking, parking ka pa. Magreklamo ka na lang. Ayaw sundin talaga ang batas. Tapos reklamo pa po, no? Eh, kay Marcos, no, pag batas is batas. Hindi po pwede. Kita mo yung drug lord pinailing squad ni Marcos sa... Loreta? Ano, dito sa... Yung sa Papalipasyo. Ah. May drugs pa ni Marcos. Wala. Ay, yung mga mayayaman na gang rape. O yung sila, Jaime Jose, yung gumahasa kay Maki de la Riva. Binita ni Marcos. O anong yaman-yaman sa akin? Eh, lumabag kayo sa ano. Bakit mayaman kayo? Walang mayaman. Basta batas. Walang mayaman po. Kaya mayira. Pala maraming galit kay Marcos po. Eh, paano? Eh, kumukontra sila. Silang masusunod. Eh, nakabatas na yan. Ilang tao ang gumawa niyang batas na yan. Galing sa Kongreso, daan sa Senado, bago pirma ng Presidente. Tapos, balasubasin mo lang. Hindi pwedeng ganun. Bakit sabi nila po, maraming pinatay si Marcos? Eh, wala naman ang kunabalitang napapatay si Marcos. Baka sila, yung mga kalaban ni Marcos ang pumatay. Binintang lang kay Marcos para magalit ng usit tao kay Marcos. Wala naman si Marcos, wala si Marcos. Mas galit pa nga yan si Marcos kay Milda pag umagkabalik-bagan si Milda eh. Baka silang pumatay yung mga kalaban ni Marcos para ibintang kay Marcos yung mga hindi naman ginagawa ni Marcos. May nakausap nga po ako matanda dyan na mas maganda pa daw yung buhay ng panahon ni Marcos po. Ayun ngayon lang sila, nalaso na yung sarili ni yung mga isipan nila sa mga sinasabi ng mga kalaban. Ito mong pinipilit ni... Oh! Kita mo ngayon, kami taxi driver, pinapatay ng mga hoodless na yan. Kumuha ng Uber, kumuha ng Grab.
No, tapos bababaan ang metro namin. Magpasada nga silang taxi para malaman nila kung anong buhay ng taxi driver. Napakahirap ng buhay namin, delikado pa. O taxi driver, isang taxi driver gumawa lang ng kalokohan. Buong taxi driver sila na. Eh taxi driver gumawa ng magandang kabutihan, wala kang marinig. Na binabalita, uy, mabait na taxi driver, ganun. Isang taxi, parang pulis, ang pulis pang nagkasala. Isang pulis kasala, lahat na ng pulis. Ano ba naman klase yan? Diyan lang ako sabay Kalabaw, tay. Umulis na yung Kalabaw, eh. Nalaro. Wala, nilaw na kang natira, eh. Ayun. Wala, lahat ng kawalangian, eh. Ginagawa nila talaga, kasi ngayon kasi, kira ng kira na huwag pabalikin si Bangmong sa ano. Tay, maraming salamat po. Gusto nilang gera, di putang ina nila, lalaban ako. Matanda na rin naman ako, eh. 20 na lang, tay. 20 na lang. Salamat. Salamat po. Kayo, sige, okay na nyo dyan. Pasala. Naslikod ninyo kami. Dasal po. Kailangan namin, tay. Sige po. Thank you.